What's up mga bulero? So welcome back. So ito, tapatang Poy Poy Aktub at Carlo Velasco. So dito to kay Top Notch Sports. Suportahan natin yan, kaibigan natin yan. So ang title is Poy Poy Aktub at Carlo Velasco naglaban na sa MPBL. Nag-shoot time si Poy Poy. Na-outplayed ni Carlo. So tingnan natin kung ano yung ginawa ni, Carlo, ni Poy Poy dito. So nag-shoot time daw. So ibig sabihin napasok na ulit si Poy Poy. Kasi napapasok din siya kasi wala sila JJ Helterbrand sa kasi Mark Pingris. Si KG wala din. So magandang pagkakataon yun para ma-showcase niya yung game niya. So tingnan natin to kung ano nangyari dito. So tara, samahan niyo ako sa mga hindi pa nakapanood nito. Mainit-init pa to, ka-upload lang ni Top Notch to. So tara, game! And he has been a fixture in the starting lineup para kay Poy Poy Aktub at Carlo Velasco ng Mavs Phenomenal Basketball nagkaharap na sa MPBL. Sayang mga pasa ni Carlo pero nakaisa ng depensa kay Captain Hook Cardona. At lapot gaming naman si Poy Poy matapos hindi pumasok ang mga 3-point shot attempts. Pero bumawi naman ang mga showtime moves at nakapagtala ng 10 points sa 4th quarter. Tapatan niya ng Amos SB squad kontra first sa Valenzuela Sure Homes. Kaya tara at panoorin natin ang highlights ng kanilang batbakan. Basta i-like mo lang ang ating video and mag-subscribe for more Mavs highlights and updates. Pero bago ang lahat, ang video na ito ay hatid sa inyo. So maganda yan, first 5 si Poy Poy. Pag adjust siya, mas maganda kasi yung ganyan. Tawag dito na nagiging komportable siya sa laro. Yun talaga kailangan eh. Yun para sa akin yun ha. Siyempre iba pa rin yung pinaparanas mo sa tinuturo mo lang. So, tuloy natin to. Boss and bet responsibly. 3.1% 3-point shooter this season but last game he was able to hit crucial three. And alam mo naman, nice pass. Oy, sayang lumabas. Able to sustain these kinds of games, double duty means a triple duty pa. Sayang yung mga pasa ni Carlo. And he has been a fixture in the starting lineup para kay Coach Gino Manansala. Talagang priced. Yun, no. Here comes Daryl Manliges, right on cue. Manliges turning on the Mac. Gets it back. Get Pauto. He'll get the roll. He's of his squad. And, you know, if he merits an injection, that's gonna be big para sa Valenzuela. Tulak. Push against Rafa Cardona. Sumabit yung ano eh. Kung hindi sumabit, kahit pa paano, good play. Sabi nga ng last game's best player, Carlo Lastimosa, they were patient enough to execute some great play. Kani. Wala si Poy Poy na. Kani, looking to push. Pauto. Kala ko first 5 si Poy Poy. Patalo na lang nadadalo pa natin. Martin, Nike Gates. Na Valenzuela. Lastimosa, curving space. And the strike gem in Bacoor, first quarter. No wow. Right there. Nang team mismo to find. Wow. Here in the Philippines, the best of the best. There's Aktub. Uy, sayang. Poy Poy na, yun pala. Oh, nice pass. Grabe, Poy Poy, sipag oh. Released it in time before he was going down. Bam! Ayun na, malayo na sila dito. Binhaze, the layup, using the right hand. He's been stacking the stat sheet recently for si Orlen Omar. But we yung Cardona. Aktub. Wala pa rin. Ano? Panalay basket. Oo. Oh. And alam naman natin how... Mac. Swings it over to Kani. The extra pass to Jim Boy. Jim Boy! Ayun, oh. Grabe yung Jim Boy na yun. Cardona. Nice, di ba? Ito isa pa to, isang gym, itong Gimboy la to. Sipag nito, talagang maasahan to. Halos lahat ng reaction ko ng game nila, hindi nawawala tong Gimboy. Dapat ito rin yung isa sa ano nila, caliber nila ng Imus. Siyempre iba pa rin yung medyo mga bagong sibol na may experience na kagaya noon. Hahabain na lang yung experience niyan, mas gagaling kung gagaling pa yan. Cardona. Fade away. To be able masok to make a good strong run. Nice pass. What a pass.
well with Lala, lumayo na. That lessens the kind of energy that he puts on when he's trying to score. Oh, what? That's Chico Estrada. And here he is again. Easy basket for him. A shot. Here's his Payan. Binigay kay Cardona. Boom! Abot. Cardona, the extra pass. Another block by Mason. Selfish there. Nice pass. Carlo scores underneath. Simply amazing here in the third. There's another good pass. Ang galing din ang pasahan ng ano, ah, Venezuela. Tambak lang talaga sila. Basket. 4-point play. Chance for Venezuela to draw closer. Kailangan mong i-execute eh. Di sana hindi maniniwala yung tinuturuan. Wow. Kasi mawawagat, mas magaling ka. Oo, tama. Alang. Martin, open. Three-pointer. Yes, off the glass. Lopez on the drive. The kick out. Carlo, yes. Lastimosa, nakawala. Hang time. Hang time. Once it is, he's just so used to being the focal point of the offense in everything. But hindi naman kasi naging madali yun. Ayan, paborito ni Poy Poy yan. Mga ganyan. Paborito ni Poy Poy yan. Talagang kukort-kukort yan. Tagal lang paasa. Boto na lang. Ganun. He has been surrounded. Whop. And he Oy. Gets the basket. But Mandigas with a swipe. Agaw. Akov will fly. Sayang. Hindi pinasa. Final 2 minutes of the ball game. Velasco gets it back. To umatake. Grabe oh. So, di ba? Bigyan nila lang confidence yung ano, bigyan nila lang confidence yung bata, diba? Bigyan nila lang playing time para lalabas yung confidence. Bigyan nila lang playing time. Hindi pwedeng puro motivation ano lang. Diba? Pa-experience nila, ipanamnam nila para mas malaman niya. May tao kasing kailangan ma-experience yung bago gumaling. Eh. May tao naman kahit sinasabi lang natututunan. Eh, hindi pare-parehas din talaga yung tao. Kaya dapat parehas yung tinuturo. Parang sa school theory tapos actual. Kumbaga dito experience tapos yung mga training, yan. Dapat ganun. Ayan, oh. Oh, di ba? Kaya naman ni Puy-Puy eh. Nakawala lang ng kumpiyansa eh. Oy, sa free throw. Oh! Puy-Puy hitting the three. Tumalong sa free throw lang. Oh, yeah. Well counted ba? Diba? 2 minutes, 28 seconds na lang. Eh no, tumalon sa free throw line no. Pati yung kakampi niya, natuwa, oh, tumalon no. Grabe. Eh no, sa free throw line talaga eh. Gitna nung sapatos niya. Grabe. Diba? Maganda yung ganyan. Binibigyan nila lang playing time kahit di ganun kahaba. Alam nilang ma-showcase nung bata na sige, bigay mo yung ano mo, laro mo. Kasi pag the more na mas ganun yung nagiging laro mo, nalalabas mo na maayos yung laro mo. Kumbaga yung komportable ka kasi hindi ka nag-isip na baka magkamali ka, diba? Yun yung kasi minsan nagpapawala ng confidence eh. Ayaw mo magkamali. Lalo po pangit yung laro mo, di ba? So, maganda yan. Kasi, nabigyan na siya ng playing time dahil din sa wala sila, ano. Pero, maganda rin yung ginawa ni Top Notch. Yung mga biro-biro niya. Napansin nila Mark Pingris. Napapasok si Puy Puy na mahababang oras. Kasi ako naniniwala rin ako sa sinasabi ng nila Mark Pingris na mga PBA. Kailangan nilang pag-aralan muna yung mga rookie na pinapasok. Pero sa akin lang, bigyan nila ng time, playing time. Pasok nila. Kasi meron naman mabilis mga catch up pag nandun na sa laro eh. Tsaka basketball lang din naman yan. Hindi naman ibang laro yan na baseball, football. Diba? Ganun. Ganun lang yun sa akin. Para mas... May maalam ma
mayakap ni Boy po yung game sa pro. Kung ganun pala yung laro sa pro. So, ayun lang. Tsaka si Top Notch, hindi niya na inano si Poy Poy kasi pinasok sa Poy Poy. Pagka hindi pinasok sa Poy Poy, sasabihin niya naman, binangko si ano, di ba? Yan sabi talaga ni Top Notch yun. Kasi yun naman yung totoo, eh, di ba? So, yun lang. Abangan natin yung ibang mga video nila. Si Carlo, hindi masyadong napakita dito. Siguro, wala rin, hindi rin nilagyan ng highlights ni Top Notch. Pero parang pasa-pasa lang. Pero at least, di ba? Nakapagtapat sila magka-brother dati. So, abangan natin ibang mga video nila. Supportan natin si Top Notch. Kaibigan natin yan. So, sila po ipo, sila Carlo. Abangan natin, supportan natin. So, hanggang dito na lang. Hanggang susunod ulit. Peace!